May natagpuan si Ka-TH na isang kakaibang bato sa isang lumang daanan o old trail. Napakaluma ng daanan na ito at hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ito ng mga residente sa lugar bilang daanan. Dahil sa ang karamihan sa mga residente sa lugar ay walang interes sa mga nakabuong kayamanan ni Yamashita, ay hindi nila napapansin ang naturang kakaibang bato na ito. Maliban lamang kay Ka-TH na siyang unang nakapansin dito. Ang problema ay kulang sa kaalaman si Ka-TH pagdating sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita, lalo na ang pagbabasa sa mga marka. Pero meron siyang malakas na kutob kung saan ang naturang batong kanyang nakita ay isang palatandaang marka. Narito ang aktwal na kuha ni Ka-TH sa naturang bato na kanyang nakita. Ating nakikita dito ang isang bato na hindi naman gaanong kalakihan. Ngunit ang kakaiba dito ay ang kanyang hugis kung saan ay parang hugis ng kaliwang paa o sapatos. Maliban dito ay meron itong isang butas malapit sa dulong bahagi nito. Ang kaliwang sapatos. Pagdating sa mga paa at sapatos bilang mga marka ay meron itong kaugnayan sa mga lumang daanan o old trail. Kaya ang basa ko dito sa markang natagpuan ni Ka-TH ay isa itong treasure on the spot. Ibig sabihin ang deposito ay nakabuon ng direkta sa ilalim nito. Pero paano naman kung ito ay isang kanang paa o sapatos? Kung ang ating naengkwentro naman ay kahawig ng naturang marka na ito, ngunit ang tanging pagkakaiba ay isa itong kanang paa o sapatos, ay iba naman ang kahulugan nito. Sapagkat ang kahulugan nito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa pinakadulong bahagi ng lumang daanan o old trail. Ngayon ay masasabi nga ba natin na ang naturang batong ito na natuklasan ni Ka-TH ay isang lehitimong marka o pawang nature-made lamang? Para makumpirma kung ito ay isang lehitimong marka o hindi, ay kailangan nating magsagawa dito ng isang trial dig o pagsubok na paghukay. Gaya ng aking sinabi kanina, ay hukayin lamang natin ng direkta sa ilalim nito. Hukayin natin ito maski hanggang sa lalim na 5 talampakan. Sapagkat sa ganitong lalim ay ating maiinkwentro ang pinakaunang nakabaong marka. Kung meron tayong nadat ng nakabaong marka, ibig sabihin ay isang lehitimong marka ang naturang bato na ito. Pero kung wala tayong nadat ng kahit anumang nakabuong marka sa ilalim nito, ay dito natin masasabi na ang naturang bato na ito ay nagkataon lamang ang pagkakagawa nito. Ang masasabi ko kay Ka-TH. Kung ito ay isa talagang lehitimong marka, ay masasabi ko na sadyang napakaganda ang kahulugan nito bilang isang Yamashita treasure site. At base sa aking sariling pananaw, ay posibleng isa nga talaga itong lehitimong marka. Kaya ang masasabi ko dito ay subukan mo lamang itong hukayin. Gaya ng aking sinabi kanina, ay maski hukayin mo lamang ito ng hanggang 5 talampakang lalim. Maingat mong suriin ang mga bato na iyong nadadatnan dahil posibleng ang mga ito ay nagsisilbing marka. Pero kung isang lumang bagay ang iyong nahukay tulad ng bote o gamit mula sa mga sundalong hapon, ay masasabi kong positive na yan. Sa madaling salita ay tuloy mo lamang ang iyong paghukay. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.